It's a Tuesday, 8 o'clock in the morning. Nagigising ko lang po. At, well, pag, normally, pag-gising ko, wala na si Mitos at si Sam dahil 8 o'clock yung Pasko nilang pareho. Sa, si Mitos sa work, si Sam sa school. Sinihika naman po ngayon ay tulog pa dahil off niya ngayon sa kanyang trabaho. So, ito po, papakita ko sa inyo kung ano yung normal na nangyayari sa amin sa mga ordinary days or sa weekdays kung saan may trabaho kami at may mga pasok sa school ang mga bata. So ito po, at least bago pumasok, magkakape muna. Hindi po kami sanay mag-umagahan ng heavy. Sa tanghalian po kami kumakain ng marami. And then sa gabi, medyo light lang. So ito po, kape lang sa umaga. Prepare ko muna yung powdered coffee. Para i-use sa machine. In the meantime, painitin natin yung espresso machine. Lagay ko yung powder dito sa capsule. Tama lang, and then lagay ko sa kanyang tawag dito. Basta, yun na yun. Ito ha. Para ready na siya. Yan. Yung tasa. Loob. So, matapos magkape, kailangan mag-ready. Papasok na. Baka mali. Ito po, ready na ako. I'm off to work. Susi natin yung bahay para safe. In the meantime, tawagin ko muna yung elevator. Yung aming lumang elevator sa tirahan namin. And kunin ko yung bike ko. So, medyo malayo-layo po yung trabaho ko. Kaya kailangan ko mag-bike about 10 minutes. Okay. Ito tayo sa labas. Ito po sa ilalim ng sa basement or ground floor ng bahay namin. Itong condo. Dito po yung aming stock room. Ayan siya. Andyan yung bikes namin. So sige po. Iwanan ko muna kayo sandali. So dito na tayo sa trabaho ko. Bed and breakfast. Buwan ako muna sandali itong bike dito sa baba para makaakyat tayo, okay? This is my bike na ginagamit ko. Akyat na tayo. Okay. Sige. Pasok muna ako. Ha? So,
ito po yung pinagtatrabahuan ko na bed and breakfast dito po sa lugar na to, yung dining area. Ayan po, dyan sila kumakain. Dito po sa table na to, makikita nyo, andyan yung may microwave, may water boiler para po sa tea. Kung gusto ng customers ng tea, ayan po, iba-ibang klase ng tea. Then, naglalagay po kami dito ng yogurt, ng mga tinapay, mga brioche, mga... Andito po may mga marmalade, iba-ibang flavors. Andiyan kung gusto rin nila ng chocolate drink, hot chocolate drink, meron po kaming ayan, sa Pilipinas meron tayo Ovaltine, Milo, sponsor. May biscuits, may cereals. Ayan siya. Medyo kailangan ayan, dito puno. Ito po yung coffee machine, espresso. So, nandito po yung mga gamit niya. Ito po yung mga capsules niya. Actually, ganito na po talaga ang uso ngayon dito sa Italy. Yung may mga maliliit na machines, na coffee machines, para sa mga capsules. Then dito sa ref, dyan namin nilalagay syempre yung mga fresh gaya ng milk, juice. Wala siyang laman ngayon. So andyan yung butter, yung yogurt, juice, and everything. So kasi walang customers ngayon, walang umuupa. So siguro kaya hindi siya puno ngayon. Dito yung water dispenser. Then isa sa mga rooms dito, like for example, ito malaki to pero for two siya. Pero kung mas marami yung gagamit, ito pong dalawang sofa na to is pwedeng gawing sofa bed. So karagdagan po yung dalawa. Yan. Ito pong puro salamin na to is actually yung banyo. Actually improvised po siya. Dinagdag lang siya dito sa kwarto para magkaroon din ng sariling banyo yung kwarto. And may shower siya. And everything. Dito po tayo sa kabilang room. Ayan, meron siyang single bed. And then upstairs, meron siyang matrimonial bed. So, akyat tayo. Pakita ko sa inyo. Ayan siya. Okay. Aircon. So, itong kwarto naman to is for 3 persons. Andito meron din siyang banyo. Kompleto rin. Complete with everything. With shower. So, yan po. Ito po ang nililinis ko every Tuesdays and Thursdays. Pero dahil malinis po sila ngayon, dahil walang customers, sa bahay po ng may-ari ako maglilinis. Ito po, just beside the bed and breakfast, ito po yung bahay nung employer ko, yung may-ari ng bed and breakfast. Napakalaki po nito. Actually, medyo, itong medyo magulo. Kaya medyo, poor time medyo. Muna. Ayan. Ito yung kanilang living room. Kung mapapansin nyo, may nakapatong na mga upuan dito sa sofa kasi actually may alaga silang aso. Eto yon siya. Ang pangalan niya ay Eddie. Ewan ko kung ba't pinangalanan siyang Eddie. Babae naman siya.
Ba, Eddie? Napakabait po nitong asong to. Napakalambing. Saan ka na naman nag... Bakit basa? Bakit basa ka, ha? Kasi medyo maulan po ngayon, so lumabas po siya. So, ayan, basa yung paa niya. Dagdag po sa linisin ko yan ngayon. Andito po yung dining table nila, ang kitchen, computer area, ayan. Puro may mga nakapatong na ano sa ibabaw kasi para hindi siya makasampa o makapunta sa ibabaw dahil mabalahibo po. And then, gaya niyan ngayon, maputik siya kasi galing siya sa labas. So, ayan po, dilinisin ko for today. Dito po yung kanilang bedrooms. Andiyan yung kanilang banyo. So, ito yung master bedroom. And then, dito naman yung kwarto ng anak nila. Andiyan yung kama sa taas. Salamin siya. Ang paakyat. And dito yung banyo. Okay. So, ayan po, nakita nyo yung bahay ng employer ko. I guess kailangan ko munang itigil itong pagbibideo dahil kung hindi, wala akong matatapos sa trabaho. So, I just got home and medyo maulan po sa labas kanina kaya nabasa ako, nabasa yung jacket ko, yung pantalon ko. So, sinampay ko muna dyan sa labas. Ayan siya. And I'm going to prepare lunch kasi ang labas ni Nitos mamaya pang mga 2:30. So ako yung bahala sa lunch. Actually, na-prepare na niya yung sinigang kagabi. Tatapusin ko na lang yung luto, lalagyan ko ng konting gulay. And then siguro mauuna na kaming kumain ng mga bata at pagdating niya saka siya kakain dahil talagang gutom na rin kami. So, ito po yung ulam namin ngayon. Sinigang na karne. Hintayin ko lang na kumulo siya ulit para lagyan ko ng konting gulay. Yung ito. Kailangan ko muna siyang hugasan, prepare, ihimayin, and then lalagay ko sa sinigang para mas masarap, diba? So, habang nagpiprepare ako, nood lang kayo dyan, stay put, and enjoy the show. Friends, kumukulo na yung sinigang, so ilalagay ko na itong gulay. Okay? Mas maraming gulay, mas masarap, mas masustansya. Friends, ito na yung ating sinigang. Delicious, yummy. Friends, paborito ko kasi sinigang at saka yung mga bata.
So, yun. That's it for now, friends. See you next time. Ciao!